Banal na Misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Sa pag ng Panginoon, umbayan ngayon at itipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Patuloy ang ating pagdarasal para sa lahat ng mga may sakit at lahat ng mga humihingi sa atin ng panalangin. Atin pong hihilingin sa pamamagitan ni Santo Padre Pio at ng Mahal na Birhen ng Maria na tayong lahat ay kamtin ang biyayang ating hinihingi sa Panginoon upang tayo ay makapaglingkod pang higit sa Kanya. Kasama po na ating kahilingan yan, ating ipagdadasal ang lahat ng mga nagpamisa, nagpa-intention ngayong umagang ito, ang lahat ng mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating FB Live. Ganon din po ang lahat ng mga pari at mga naglilingkod sa Panginoon. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga kasalanan. Sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid. Nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamta namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin to sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, sabihin mo sa pinuno ng Tiro, na ito ang ipinasasabi ko sa kanila. Sa iyong kapalaluan ay sinabi mong isa kang Diyos, na kaluklukang parang Diyos sa gitna ng karagatan,
Bagamat ang totoo ay hindi ka Diyos, kundi tao lamang. Pinipilit mong abutin ang isipan ng isang Diyos. Akala mo'y matalino ka pa kay Daniel. Akala mo'y alam mo ang lahat ng bagay, kahit pa anong lihim. Sa dunong mo't kaalaman ay nagkamal ka at nakapagbunton ng pilak at ginto. Sa iyong ang nalalaman sa larangan ng kalakal, patuloy na lumaki ang iyong kayamanan. Dahil dito, naging palalo ka. Kaya naman ito ang ipinasasabi ng Diyos ng Panginoon. Pagkat pilit mong ipinapantay sa Diyos ang sarili, ipinalulusob kita sa pinakamalupit na kaaway sa daigdig. Wawasakin nila ang lahat ng ari-arian mo na pawang kinamtan ng tusong pamamaraan. Ihuhulog ka niya sa lalim ng walang hanggan. Papatayit, ihahagis sa pusod ng dagat. Sa harap kaya ng mga papatay sa iyo, ay masabi mo pang ikaw ay Diyos? Noon mo malalamang ikaw pala ay tao lamang at may kamatayan. Parang aso kang papatayin ng mga dayuhan, akong Panginoon ang may sabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Ipinasiya ko nang sila'y lipulin at pawiin sa alaala ng madla. Ngunit di ko tutulutan ang kanilang kaaway ay maghambog at sabihing, nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Kami ang lumupig sa kanila at hindi ang Diyos nila. Mahina ang pangunawa ng Israel at sila'y maituturing na bansang mangmang. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Paanong ang 1,000 ay matutugis ng isang tao at mapipigilan ng 2 ang 10,000? Sila'y pinabayaan ng Diyos na puon, itinakwil na sila ng kanilang dakilang Diyos. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Darating ang araw ng aking paniningil at paghihiganti, hanggang sa sila'y humapay at mabuwal. Pagkat ang wakas nila ay malapit na, ililigtas ng puon ang kanyang bayan, siya'y mahahabag sa mga naglilingkod sa kanya. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon na ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, O Panginoon. Nung panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinagkaharian ng Diyos. At sinasabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito, kaya't naitanong nila,
Kung gayon, sino po ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, ininiwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo ito. Kapag nakalukluk na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono, sa daigdig, kayong sumunod sa akin ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang 12 lipi ng Israel. At ang sino mang magtiis na iwan ang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak o mga lupain alang-alang sa akin, ay tatanggap na makasanda ang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming una na magiging huli at maraming huli na magiging una. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Anong masama sa pagiging mayaman? Ngayong umagang ito, ginamit ng Panginoon ang konsepto na yan upang ipalaala sa ating lahat na ang kayamanan, maaring material resources o kung ano mang yaman meron tayo. Pwedeng hindi rin material resources, pwede rin namang mayaman sa skills, mayaman sa pakikipagkaibigan. Ano mang klase ng kayamanang meron tayo. Ginamit ng Panginoon yan upang ipaalaala sa atin na huwag lumaki ang ulo natin dahil dyan. Kasi ang kayamanan, kapag inilagay natin sa isip, sa ulo, ginagawa tayong palalo. Iniisip natin na tayo na ang pinakamagaling, na wala nang gagaling pa sa atin. Pinapayabang tayo nito. Katulad na nangyari sa hari sa unang pagbasa. Dahil sa kanyang kayamanan na hindi lamang material, kundi dahil din sa kanyang mga achievements, dahil din sa kanyang mga nagawa, kasama yun sa kanyang yaman, bilang isang hari, naging palalo at inisip niya na mas marunong pa at magaling siya kaysa kay Daniel. At ano pa ang ginawa ng yaman sa kanya? Inisip niyang siya na ang Diyos. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Siya ay ibinagsak. At ganyan ang nagagawa sa atin kapag ka ang kayamanan ay ginawa nating Diyos sa buhay natin. Kapag inilagay natin sa ulo ang mga yaman na meron tayo, kung ano man yan, yan ang mangyayari sa atin. Ngayong umagang ito, yan ang ipinapaalala sa atin ng mga pagbasa. Ang yaman na meron tayo ay galing sa Diyos at gamitin natin at ibalik yan sa Kanya. Huwag nating ilagay sa ating ulo. Yung mga biyaya o yaman na ipinagkaloob sa atin, ibalik natin yan sa Kanya para palaguin ang Kanyang kaharian dito sa lupa. Sapagkat kung hindi natin yan ibabalik sa Kanya, babawiin niya iyan. Kapag hindi natin ibinalik sa Kanya yan, magdadala yan sa atin ng kapahamakan. Marami sa atin, kapag ka nakaluag-luag na, hindi na nakakakilala ng mga kasamahan. Kapag ka nakakaluag-luag na,
mataas na ang tingin sa sarili. Akala mo ang layo na nang narating. Nakapagbakasyon laang sa Boracay. Nakapunta laang sa Hong Kong. Tatatlo namang araw. Pagdating ay hindi man laang nakaalaalang magpasalubong sa kanyang mga kapitbahay bilang pagpapasalamat sa biyayang kanyang natanggap. Siguro ang ilan sa atin, kapag ka narating na ang tugatog ng kanyang tagumpay bilang isang career man or career woman, ayaw nang balikan yung pinagdaan ng kahirapan at naniniwalang ang galing-galing niya. Kapalaluan ang tawag dyan. Ngayong umagang ito, huwag nating kakalimutan. Sabi nga sa kasabihan, tatandaan natin, gaano man katayog ng ating narating, ang dalawang paa natin ay nananatiling nakatungtong pa rin sa lupa. At yan ay ipinapaalala sa atin ng ating mga pagbasa. Gaano man kalaki o kadunong tayo bilang tao, ang lahat ng yan ay galing sa Diyos. At marapat lamang na ibalik sa Kanya. Huwag tayong magdamot sa kaunting yaman, nalilipas at mawawala din sa atin. Pagpantay na ang ating paa, yan di madadala natin sa hukay. Hindi. Pag-aawayan lamang yan ng inyong mga anak, ng inyong mga kamag-anak, at magiging mithi ng kanilang pagkakagagalit. Hindi nyo yan madadala sa hukay. At walang saysay ang kayamanan kung ilalagay natin sa ulo na magpapaliit at magpapaliit ng ating pakikipag-ugnayan sa kapwa at pwedeng magdala sa atin sa kapahamakan upang hindi tayo magkamit ng buhay na walang hanggan. Ngayong umagang ito, mga kapatid, manatili tayong mapagpakumbaba at gamitin natin sa ikalulugod ng kaharian ng Diyos ang mga yamang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Siya na pinagmulan, sa Kanya rin natin dapat ibalik ang yamang yan na ipinagkatiwala lamang sa atin. Huwag nating ilagay sa ulo ang yamang meron tayo. Ilagay natin sa ating puso, gamitin natin ang ating kamay upang ibahagi ang lahat ng yan para sa kaharian ng Diyos. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghain na iyo na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, turing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwara namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak, sa pilay'y nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo,
kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasangin ang kaharian mo, sundin ang loob. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami aja sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinalalabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumain yung lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Sama-samang landas ay may kahirapan. Kung may lungkot ko, panganib sa'yo'y biglang tumalaw. O kung ikaw sa bigat ng iyong pasa, Panginoon ang balingan, Panginoon ang asal. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may mga sakit na pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na namin ang bigay mong pagkaing banal, sa pagdiriwang ng paggunita kay San Bernardo, maganap nawa sa amin ang dulot nitong kapakinabangan upang kaming pinalakas ng kanyang mga halimbawa ay tinuruan na kanyang mga tagubilin ay maging masidhing mangingibig sa iyong salitang nagkatawang tao at nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus, na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang paalaala.
Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana. Mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo na aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Simula po ngayong araw. Ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy ay may paggagawad ng langis ay sa ganap na ikasyam ng umaga at ikalima ng hapon. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikasampu ngayong umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious article. Manalangin tayo. Mga kapatid, tayo ay dumulog sa Diyos, Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalala na iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lubin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Humayo at ipayapa.
sa buhay.